Mayroong isang bumbero habang isinasagawa ang misyon. Bumagsak ito mula sa itaas, habang hawak nito ang bata na kanyang niligtas. Pagkatapos siya ay nagising, na parabang walang nangyari sa kanya, hanggang sa ito'y makahinga ng maluwag. Pinuntahan nito ang batang niligtas nito, ngunit nang tinanong niya ito, ay wala man lang siyang nakuhang tugon. Narinig niyang may tumatawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang tao na nakasuot ng itim na damit, at nakangiti sa kanya. Ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa. At ang kanyang mga kasamahan ay pinipilit siyang iligtas. Ngunit siya pala ay patay na. Dalawang tao ang lumapit palapit upang ipakilala siya. Sila ang tagasundo ng impyerno. At ang babaeng ito ay may hawak na card. Ang tagapagligtas niya ay si Johong. Isang magiting na kaluluwa ang nagsakripisyo ng ganito. Ang huling pagkakataong nakilala niya ang isang tagapagligtas ay 422 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi ito makapaniwala at ayaw pa nitong mamatay. Ayaw niyang iwan mag-isa ang kanyang ina. Ngunit pinalipad siya at ito'y hindi nasunog sa ibaba. Si Johong ay napunta sa impyerno. Ang mga bagong patay na tao ay naruroon kahit saan. Dito siya nahatulan ng hatol ng 7 mga layer ng impyerno. Pagmatapos niya ang mga paghahatol dito ay maaari muli siyang magkatawang tao. Muling nagkita ang 3 Ambassador Hell. Ang 3 tao ay isang may sapat na gulang na lalaki. Tinawag niyang tagapagligtas si Johong. Ngunit si Johong ay hindi niya ito pinansin. Ayaw ni Johong na maging isang tagapagligtas. Ngunit inuna pa siya ng impyerno. Bumukas ang pintuan ng impyerno. Hindi inaasahan. Ang layer na ito ay tungkol sa pagpatay. Ang hatol sa 7 mga antas ng Hellish ay mula sa magaan hanggang sa mabibigat. Ibig sabihin nito ay merong 7 palapag. Inakusahan siyang pumatay ng tao, at natigilan ito, at sinabing hindi pa ito nakakapatay ng tao. Paliwanag ng ambasador. Pwedeng ibang kasalanan ang nagawa niya kaya nandito sa layer na ito. Biglang naghiwalay ang bato sa ilalim ng mga paa ni Johong. At parang naging bulkan, ang taong napatunayang nagkasala ay ihuhulog. At si Johong ay nililigtas niya pero ng mga kaluluwa sa oras na ito. Sa oras na ito, lumitaw ang isang tao na may isang nakakatakot na hitsura. Siya ang hari ng apoy. Kinwestiyon niya si Johong. Bakit hindi niya nailigtas ang kanyang mga kasamahan sa koponan? Sa misyon ng sunog, mula sa dituwirang humahantong sa pagkamatay ng mga kasama, si Johong ay palaging nababagabag sa kanyang puso, kaya't hindi siya umimik. Nang dumating lamang ang kasamahan nito upang ipagtanggol siya, pagkatapos nalaman nila ang totoo. Ang hari ng impyerno ay nagpa siya, na siya ay inosente, sumunod ay tumulak sila sa kabila ng ilog, upang bumaba sa isa pang layer ng impyerno. Ito ang impyerno ng Katamedan. Siya ang reyna ng tubig at ito'y, naantig siya sa positibong buhay ni Johong. Kumalakpak siya at nagtanong tungkol kay Johong, ano ang pinaghirapan niya sa buhay na ganoon? Ngunit ang sagot ni Johong ay ikinagulat ng lahat, para sa pera. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang mukha ng babaeng iyon. Kaya nag-utos ang babaeng ito, na itulak ang kawayan ni Johong. Binaling ni Johong ang kanyang ulo. Nakita nito ang parang isang malaking gilingan. Ang parusahan sa mga kasakiman sa pera ay dapat tumakbo habang buhay nang walang tigil. Natakot si Johong. Mabilis na dumating ang kasama nito upang hilahin ang sinasakyan nito. Inaasahan niyang makikita muli ng babaeng ito ang buhay ni Johong. Hanggang sa binalikan nito ang kanyang buhay at nakita nilang lahat. Kung ano ang ginagawa nito araw-araw. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil may sakit ang kanyang ina, at ang kanyang nakababatang kapatid ay nag-aaral sa kolehiyo. Handa itong gawin ang lahat para sa pera. Kung gayon ano ang krimen, tanong ng tagasundo. Ang babaeng ito ay hinayaan na sila, at patuloy na silang umalis. Ngunit sa daan ay mayroong isang problema. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang harangan ng daan, sinalakay sila. Ang tagasundo ng impyerno ay nakasandatang armas upang hindi mawala ang kanilang kaluluwa. Ito ay dahil ang isang kamag-anak niya ay naging isang kawalan ng katarungan. Dahil din sa namatay ng hindi makatarungan, si Johong ay natatakot sa oras na iyon. Nagpa siya ang tagasundo na tuklasin niya ang buhay ni Johong mag-isa. Pumunta siya sa bahay ni Johong upang makita ang sitwasyon. At maingat itong nakipagkilala sa ina ni Johong. Pagkaalis ng ina ay nalaman niya. Ang hindi makatarungang taong namatay ay si Suhong na kababatang kapatid ni Johong. Mabilis na tumakbo ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Hinabol ito ng tagasundo at nagsimula silang maghabulan sa lupa. Sa kasamaang palad sa huli ay hinayaan niyang makatakas ang kaluluwa. Hindi nagtagal, natagpuan ng tagasundo ang katotohanan. Ito ay merong misyon si Suhong sa oras na iyon. At ang dalawang ito ay nag-uusap dahil sa nawala nilang kasamahan. Ngunit hindi sinasadyang naputok ng kasamahan niya ito. At tinamaan sa tiyan si Suhong. Tumakbo ang tenyente ngunit natatakot na makakaapekto ito sa kanyang paraan ng promosyon. Kaya't sinabi nito sa kanyang tauhan na ito'y itago na lang. At ilibing na lang si Suhong. Pero hindi nila alam si Suhong ay buhay pa sa oras na iyon. Pinayagan pa ng tenyente ang baguhan na umalis upang mapawi ang tensyon. Ngunit ang di makatarungang kaluluwa ay kumapit sa lalaking ito. Hanggang sa nagpunta ito sa bar at nalising. Palaging sinusundan siya ng kaluluwa, at nais nitong ihulog ang disco ball upang ito ay mamatay. At nakita ito ng tagasundo at hinabol niya ito. Sa wakas ay nahuli niya na ito, ngunit ang kawalan ng katarungan ng kanyang pagkamatay ang labis niyang kinagagalit. Hindi ba niya alam na sa araw na iyon ay inilibing nila ang lahat ng aking paniniwala at pag-asa. Hanggang sa ito'y nagalit at siya'y nakawala.
At patuloy niya pa ding hinabol ang lalaking iyon, hanggang sa di nito matiis ay hinagis nito ang isang mapa, kung saan nakalibing ang kanyang anak. Sa hindi nito matiis ang nangyari, ay magpapakamatay na lang ito. Ngunit pinagmasdan lamang siya ng tagasundo, at sa oras na malapit na itong moalang ng hininga, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Su Hong, at hiniling nito sa tagasundo na ito'y iligtas. Pumayag naman ang tagasundo, at sinabi ni Su Hong sa lalaking iyon ay, hindi na niya ito sinisisi, at huminahon na si Su Hong, sa impyerno. Dumaan si Jo Hong sa maraming mga layer ng impyerno. At dito ay mayroong isang batang babae, at siya ang may hawak ng impyerno ng pandaraya, at sa impyerno ng pagtataksil ay napupuno ng mga yelo. At ito'y kinukulong sa isang malaking lagayan, at siya ang hari ng impyerno ng pagtataksil, at hanggang ang lahat ng ito ay naipasa niya. Ngunit ang kaguluhan ay dumating sa impyerno ng karahasan. Si Jo Hong dahil aksidenteng natalo niya ang kanyang kapatid sa high school dahil hinusgahan siya. Sa pagkakataong ito ay napatunayang nagkasala, mabilis na kinontak ng tagasundo ang babaeng tagasundo. At sinabi na palayain si Ju Hong, dahil hindi naman ganun kabigat ang nagawang kasalanan nito, hanggang napapayag nila ang hari ng kaharasan. Hanggang nakapunta na sila sa pinakahuling pintuan. Ito ang huling pintuang daan na nangangahulugan din na ito ang pinakamabigat na kasalanan. Nakita nila dito ang pangyayari, na labis patayin ni Ju Hong ang kanyang ina sa oras na iyon. Ang ina ay may malubhang karamdaman at hindi madala, hindi kayang alagaan ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli ay hindi niya ito nagawa, hanggang umalis na lang ito upang kumita ng pera. Sa mundo, nangyari muli ang kaguluhan. Ang kanyang ina ay may bitbit itong malaking karatula, na may nakasulat ito para sa kanyang anak. At pumasok ito sa kampo ng sundalo, at nakita ito ng lalaking iyon ang nakasulat at nagalit ito. Hinagis niya iyon at tinulak niya ito, at nakita iyon ni Su Hong, na sinakta ng kanyang ina nang pumatay sa kanya mismo. Galit na galit si Su Hong, hanggang sa nagbago ang anyo nito, kahit ito'y nakatali sa kapangyarihan ng tagasundo, ay hindi ito kinaya, at sinakal siya nito, hanggang si Su Hong ay hindi na nito napigilan ang kanyang sarili. At ito'y naing isang higanti, at hinuli nito ang lieutenant. Siya ay galit na galit dito sa oras na iyon, hanggang dumating pa ang isang tagasundo, at pinatumba nito ang higanti. Ngayon sa impyerno, si Ju Hong ay naapektuhan sa ginawa ng kanyang kapatid. Bigla nitong tinulak ang babaeng tagasundo, dahil ito sa krimen ng kanyang kapatid. Hanggang sa nilamon na siya ng buhangin, nakita niyang natangay ng buhangin ang kanyang kapatid. Dahil sa tumigil sa galit si Su Hong, sinamantala ng tagasundo ang pagkakataong iligtas si Su Hong. Ngayon sa disyerto ng impyerno, biglang sumulpot ulit ang isang higanting estatwa. Ito ang paghusga sa pinakaseryosong krimen ni Jo Hong. At ito ang hari ng disyerto. Agad niyang inanunsyo. Minsan ay nilayo ni Jo Hong na patayin ang kanyang ina, at ito'y walang kapatawaran. Ngunit sinabi ng tagasundong babae, ay walang nasaktan sa pangyayaring iyon. Ngunit ang hari ay tumawag ng isang salamin. Sinasalamin ang katotohanan. Ito ang araw na si Jo Hong ay papatayin ang kanyang ina. Ngunit alam ito ng kanyang ina pagkat gising ito, at ninais ng kanyang ina mamatay ng ganoon para sa kanya, upang sila ay mabuhay ng komportable. Ngunit hindi siya namatay, at nabuhay pa rin. Sa sandaling ito, lumuhod si Jo Hong. Sinabing tanggapin ang lahat ng mga parusa, at nais na makita muli ang kanyang ina upang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ng hari, bakit hindi mo ginawa noong nabubuhay ka pa? Ngunit ang krimen na ito ay walang kapatawaran, at muling gumalaw ang lupa sa oras na iyon, napasok na ng kaluluwa ng nakababatang kapatid ang pangarap ng ina, ang pangarap nito para sa kanya. Sinabi ni Su Hong sa kanyang ina, pumunta ako sa langit upang matupad ang pangarap kong maging isang hukom. Sabihin mo kay nanay na huwag mag-alala. Hiniling ni Su Hong kay nanay na huwag sisihin ang kanyang kapatid. Palaging naaawa ang lalaking iyon sa kanyang ina. Hindi siya naglakas loob na umuwi, upang kumita lang ng pera para sa kanilang mag-ina at kapatid nito. Nabuhay siya ng ganon para sa kanila, at ina nitong laging walang imik. Sa wakas nagsasalita sa panaginip, sabi ni inay, hanggang ngayon, hindi niya kailanman sinisisi ang kanyang mga anak. Natanggap din ang lahat ng pagkakasala tungkol sa kanyang sarili. Ang bawat isa ay lubos na naanti. Nakita ng hari ang eksena sa harap ng kanyang mga mata at hindi mapigilan ang malungkot. Mga tao na hindi nagkakasala. Ngunit kakaunti ang mga tao na taos pusong humihingi ng kapatawaran, hanggang binawi ng hari ang hatol. Dahil may kapatawaran ang lahat ng ito, pagkatapos ang impyerno ay hindi na nagtanong muli sa kasalanan nito, si Jo Hong ay maaaring muling magkatawang tao. Pagkatapos, nagibang anyo ang tagasundo bilang isang deliveryman. Binigay nito ang regalo ni Ju Hong nung ito'y nabubuhay pa. Isang rice cooker. Sa loob inilagay ang huling liham na isinulat niya sa kanyang ina. Walang kasinungalingan sa sulat, ang lahat ay taos puso nitong sinulat. Nang makita nito ang sulat ng kanyang anak, ay umiyak ito sa nabasa niya. At si Ju Hong ay pinagsisisihan na nito ang kanyang mga ginawa. At sa impyerno, kasama nito ang tatlong tagasundo. Dapat nilang talunin ang mga kaluluwang ito upang ihatid nito si Jo Hong sa muling pagkabuhay. Hanggang si Jo Hong ay nabuhay na sa ibang pagkatao. Ang susunod na bahagi ay ang kwento ni Jo Hong. At nandito din ang tatlong tagasundo. At siya'y muling nabuhay sa ibang pagkatao.